Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2010 na pinamagatang The Book of Eli. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang tigang na lupain na nagpapahirap sa paghahanap ng pagkain at inumin. Sa isang kagubatan, may mga kaunting hayop na naghihintay na hulihin. Ang lalaki ay mukhang handa na para manghuli ng hayop. Ito ay papanain niya kapag ang isang hayop ay pumasok sa bitag. Maya-maya, may dumating na pusa at agad na pinapana ito ng mga ngaso. Sa ibang lugar, ang lupain ay nawasak at naging isang kaparangan kung saan pinipili ng maraming tao na wakasan ang kanilang buhay. Gayunpaman, sa isang lugar, isang lalaking nagngangalang Eli ang naglalakbay upang makahanap ng isang lugar sa kanluran. Sa kanyang paglalakbay, madalas niyang nakikita ang mga taong nagnanakaw sa iba para sa pagkain. Sinubukan ni Eli na huwag makisali sa mga bandido at piniling magtago. Gusto lang niyang marating ng matiwasay ang kanyang destinasyon. Isang araw, hinarang si Eli ng isang grupo ng mga taong gustong magnakaw sa kanya. Gamit ang kanyang espada, nilabanan niya sila at pinatay. Samantala, ubos na ang baterya ng music player ni Eli. Pagdating sa isang bayan, kinargahan niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga bagay na pag-aari niya upang maging kabayaran. Hindi lang iyon, ipinagpalit din niya ang kanyang damit para makakuha ng bote ng inumin sa isang bar. Habang nagpapahinga sa bar, may nagalit kay Eli dahil gusto niya na umalis si Eli sa bar. Lumapit ito sa kanya. Noong una ay ayaw makipagtalo ni Eli sa halimaw, ngunit naging emosyonal siya at hinaampas ang mukha ng halimaw sa mesa hanggang sa dumudugo ito. Pinaalalahanan niya siya na managot sa pagnanakaw at pagpatay sa mga manlalakbay. Na-offend, pinalibutan ng mga tauhan ng thug si Eli, na mukhang napakakalmado. Pagkabunot ng espada ay dali-dali silang pinatumba ni Eli. Bigla siyang nag-ambala ng isang babaeng barkeeper, at maya-maya, isang lalaking nagngangalang Red Ridge ang pumasok at tinutukan siya ng baril. Pagkatapos ay dinala si Eli sa isang silid upang makilala si Carnegie, ang walang awa na pinuno ng lungsod. Mahilig magbasa ng mga libro si Carnegie, kaya hiniling niya sa mga magnanakaw na pagnakawan siya at hanapin ang librong gusto niya. Interesado siya sa husay at katalinuhan ni Eli sa pakikipaglaban at hiniling niyang maging miyembro niya. Kung sasama si Eli, iba't ibang luho ang kanyang makukuha tulad ng pagkain, inumin, tirahan, at maging ang mga babae. Gayunpaman, hindi interesado si Eli sa alinman sa mga iyon dahil magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa kanluran. Gayunpaman, tinanggap ni Eli ang alok ni Carnegie na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay upang maiwasan ang gulo. Nang pumasok si Eli sa silid, dumating si Claudia, isang babaeng naglilingkod kay Carnegie, upang dalhan siya ng pagkain at inumin. Bagamat bulag si Claudia, alam niyang matalino si Eli at hindi mabilis sumunod sa utos ng ibang tao. Pagkabalik ni Claudia mula sa silid ni Eli, nagtanong si Carnegie tungkol sa impormasyong nakukuha ni Claudia. Nang marinig ang sagot ni Claudia, natila nang hamak kay Carnegie, nalungkot siya at pinakiusapan si Laura, ang anak ni Claudia, na pagsilbihan si Eli. Pagpasok ni si Laura, alam na ni Eli ang plano niya at agad siyang pinalabas ng kwarto. Gayunpaman, pinakiusapan niya si Eli na manatili muna siya sa silid hanggang umaga. Kapag nalaman ni Carnegie na nasa labas siya ng silid ni Eli sa gabing iyon, papatayin niya siya. Sa wakas, pinayagan siya ni Eli na manatili sa silid. Doon, sinabi ni Eli sa kanya ang tungkol sa maunlad na buhay ng tao 30 taon na ang nakalilipas bago nawasak ang Earth gaya ng ngayon. Noong nagkukwento si Eli, aksidenteng nakakita si Laura ng librong may Sign of the Cross. Nahalata yun ni Eli at agad niyang itinago ang libro sa kanyang bag. Di nagtagal, sinubukan ni Eli na putulin ang pag-uusap sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na kumain ng magkasama at manalangin bago kumain. Kinabukasan, nagdadasal si Laura bago mag-almusal kasama si Claudia, na tinuturuan ni Eli. Nagulat si Carnegie sa ginawa niya. Pinahirapan niya si Laura para sabihin sa kanya ang prayer sentence na sinabi niya kanina. Sa wakas, nagkwento siya tungkol sa isang lumang aklat na may krus na pag-aari ni Eli. Ito ang librong hinahanap ni Carnegie. Pagkatapos umalis sa bahay ni Carnegie, bumisita si Eli sa isang tindahan para kumuha ng music player na may mga baterya at planong ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Gayunpaman, naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Carnegie sa harap ng tindahan.
Mag-iliw na hiniling ni Carnegie ang aklat. Nais daw niyang maipamahagi ng husto ang aklat at maibalik ang pananampalataya ng lahat sa Diyos. Gayunpaman, tumanggi si Eli dahil hindi pa niya nahahanap ang pinakamagandang lugar upang iwanan ang libro. Nagsimulang magalit si Carnegie at sa wakas ay pinili na kunin ang aklat sa pamamagitan ng puwersa. Hinahamon niya si Eli sa isang gun duel. Matapos makakuha ng sandata, agad na binaril ni Eli ang isang sniper na nagta-target sa kanya mula sa tuktok ng gusali at pinatay ang karamihan sa mga tauhan ni Carnegie. Umalis si Eli sa lungsod upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pagkatapos tinalo si Carnegie at ang kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan ni Silara si Eli at hiniling na sumama. Nakumbinsi niya si Eli na pinapayagan siya ni Claudia. Gusto niyang makalaya si Silara mula kay Carnegie. Gayunpaman, nanindigan si Eli at tumanggi si Silara na sundan siya kahit na tinutulungan niya siyang makahanap ng bukal sa paligid ng lungsod. Sabi pa niya, delikado para sa kanya ang biyahe dahil maraming tulisan at kanibal ang maaring umatake sa kanila. Samantala, ginagamot sa kanyang bahay ang sugatang si Carnegie. Isa siya sa mga unang nakatuklas kung paano biglang nagkagulo ang mundo 30 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, balak niyang pakilusan ang lahat ng kanyang mga tauhan upang kunin ang aklat mula kay Eli. Nagplano si Carnegie na magtayo ng bagong lungsod at kontrolin ang lahat gamit ang aklat. Si Redridge, na palaging masunurin sa lahat ng utos ni Carnegie, ay sa wakas ay inutusang kunin ang aklat. Ibibigay niya si Silara bilang kapalit kung makukuha niya ang aklat. Si Silara, na naglalakbay mag-isa, ay nagbabalak na sundan si Eli. Isang araw, na-frame si Silara ng dalawang masamang tao na sumusubok na hulihin at guluhin siya. Nang ma-corner siya at nagtangkang tumakas, narinig ni Eli ang sigaw ni Silara at agad niyang pinatay ang dalawang lalaki gamit ang mga palaso. Pagkatapos ay nagpahinga sina Eli at Silara sa mga guho ng isang gusali dahil dumidilim na. Nakita ni Silara si Eli na nagbabasa ng libro at tinanong siya tungkol sa nilalaman ng librong gusto ni Carnegie. Pagkatapos ay binigkas ni Eli ang ilan sa mga salita sa aklat tungkol sa patnubay at proteksyon ng Diyos. Ipinaliwanag niya na libro na lang ang natitira. Pagkatapos ng dakilang digmaan, maraming tao ang naghanap upang sirain ang aklat. Ito ay pinaniniwalaan na ang dahilan ng digmaan. Matapos sumiklab ang digmaan sa nakalipas na 30 taon, ang mga nakaligtas na tao, kasama na si Eli, ay nagsimulang naglakbay. Isang araw, narinig ni Eli ang isang tinig na umakay sa kanya upang mahanap ang aklat. Hiniling din ang tinig sa kanya na dalhin ang libro sa isang lugar sa kanluran. May tiwala, nagsimulang maglakbay si Eli sa kanlurang rehiyon ng walang compass o mapa. Pakiramdam niya ay lagi siyang protektado mula sa lahat ng uri ng panganib sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, nagpatuloy sina Eli at Silara sa kanilang paglalakbay. Nakarating sila sa isang disyerto at nilayo nilang magpahinga sa isang bahay doon. Habang sinusubukang buksan ni Eli ang pinto ng bahay, sila ni Silara ay biglang nahulog sa isang butas ng bitag. Maya-maya, may dumating na matandang mag-asawa at tinutukan sila ng baril. Matapos marinig ang paliwanag ni Eli, pinapasok ng matandang mag-asawang George at Martha sina Eli at Silara at inihain sila ng pagkain at inumin. Ipinaliwanag ni Martha na inilagay ni George ang lahat ng mga bitag sa kanyang bahay upang talunin ang mga malisyosong tao. Nang lumingon sina Eli at Silara sa bahay na puno ng mga libingan, napagtanto ni Eli na pinatay at kinain ng mag-asawa ang kanilang mga biktima. Kaya, sinubukan ni Eli at Silara na lumabas ng bahay. Itinutok ni Eli ang kanyang baril habang sinimulang arestuhin sila ni George. Habang papaalis na sina Eli at Silara, ilang sasakyan ng mga tauhan ni Carnegie ang bigla niyang nakita. Si George, na nakakita ng isang grupo ng mga tao na papunta sa kanyang bahay, sa wakas ay tinulungan si Eli at binigyan siya ng ilang mga armas na nakatago sa ilalim ng sopa. Pagdating sa harap ng bahay, pinagbantaan ni Carnegie si Eli, at hindi nagtagal, isang bomba ang itinapon mula sa bahay, kaya nagsimula ang labanan. Nagpaputok si Carnegie na sumisira sa bahay nina George at Martha at napatay sila. Sumuko sina Eli at Silara at napilitang ibigay ang kanyang libro na may markang cross sign matapos magbanta si Carnegie na papatayin si Silara. Matapos makuha ang libro, binaril ni Carnegie si Eli upang patunayan na siya ay isang ordinaryong tao na kalaunan ay mamamatay.
Pagkatapos noon ay umalis na siya dala ang libro at si Celora. Naiwan mag-isa si Eli matapos tamaan ang bala ng baril. Sa loob ng sasakyan, biglang ginapos ni Celora ang leeg ng driver hanggang sa mamatay gamit ang isang lubod, dahilan para mabangga ang sasakyan at ikinamatay ni Red Ridge. Kinuha niya ang granada at sinubukang patayin si Carnegie sa pamamagitan ng paghagis nito sa kotse. Agad na naiwasan ng driver ng sasakyan ang granada at pinasabog nito ang isa pang sasakyan. Nakatakas si Carnegie sa pagsabog at naglaan ng oras si Celora upang mabilis na makatakas sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isa sa mga kotse ni Carnegie. Sa pagmamaneho ng kotse, bumalik si Celora sa nawasak na bahay ni na George at Martha. Hindi niya nakita doon si Eli kaya nagpatuloy siya sa kanluran. Sa daan, sa wakas ay nakasalubong niya si Eli at pinasakay siya sa kotse. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating sina Eli at Celora sa isang dagat. Para makarating si Eli sa Alcatraz Island destination, kailangan nilang tumawid sakay ng bangka. Pagdating sa isla, ang ilang mga tao ay nagsasagawa ng mahigpit na pagbabantay. Sa lumalabas, ang Alcatraz Island ay isang bookshop na may mahahalagang aklat upang muling itayo ang sibilisasyon ng tao. Gayunpaman, ang tanging aklat na wala doon ay ang cross picture book ni Eli. Nakipagkita rin sina Eli at Celora sa isang librarian at sinabi sa kanya ang layunin ng kanilang pagdating para ibigay ang libro. Sa kasamaang palad, kinuha na ngayon ni Carnegie ang libro. Samantala, ligtas na nakabalik si Carnegie sa kanyang bahay. Hiniling niya sa isang mekaniko na i-unlock ang libro dahil nakalock ito. Matapos matagumpay na buksan ang libro, tila nagulat si Carnegie dahil hindi niya naintindihan ang nilalaman ng aklat na nakasulat sa Braille. Kaya naman, hiniling niya sa bulag na si Claudia na basahin ang libro. Sa kasamaang palad, si Claudia ay hindi na nagbabasa ng mahabang panahon at nakalimutan kung paano magbasa ng Braille. Nalungkot si Carnegie dahil ginugol niya ang kanyang kayamanan para makuha ang libro. Hindi nagtagal, nawasak din ang kanyang kapangyarihan sa lungsod. Sa katunayan, ang mga tao ay nag-alsa at ninakaw ang lahat ng kanyang pag-aari. Si Carnegie na wala ng lakas ay tila nagbitiw sa lahat ng nangyayari sa kanya. Sa isla ng Alcatraz, isiniwalat ni Eli na kabisado niya ang lahat ng nasa libro. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Eli sa librarian ang lahat ng nilalaman ng libro kahit na mukhang mahina siya. Ginawa niya yon habang nakahiga sa isang sopa. Binanggit ng publisher ang content sheet ng libro sa bawat sheet. Di nagtagal pagkatapos sabihin sa tagapaglathala ang lahat ng nasa aklat, namatay si Eli. Sa libingan, nagluluksa si Celora sa pagkamatay ni Eli. Ang lahat ng mga manuskrito na isinulat ng publisher ay agad na inilimbag. Sa wakas, natapos ang aklat at inilagay sa isang shelf kasama ng iba pang mga kasulatan. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Celora sa libingan ni Eli. Kinuha niya ang espada ni Eli. Dumating ang librarian at hiniling sa kanya na manirahan sa isla ng Alcatraz. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Celora dahil plano niyang maglakbay sa silangang rehiyon patungo sa kanyang bayan. Sa kanyang paglalakbay, dinala ni Celora ang espada ni Eli. Ang moral ng pelikulang ito ay ang proteksyon ng Diyos ay dumarating sa mga may mabuting hangarin sa buhay. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.